Sa ibang balita, sa kanyang unang araw sa pwesto, nagbabala si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco laban sa mga sangkot sa korupsyon. Mahigpit din niyang binagbabantayan ang mga pumapasok sa bansa at pinatututukan ang modernization ng ahensya. Yan ang eksklusibong tinutukan ni Salima Refran. Tigil na natin itong pastillas na to. Ayokong sa aking administrasyon mangyari na may mapupusasan akong IO. Sana magkaintindihan tayo dyan. Kasi may mga naririnig akong reports na mayroon pa rin up to now. Yan ang mahigpit na utos kontra korupsyon ng bagong talagang si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco sa kanyang unang araw sa pwesto. Ang tinutukoy niyang pastillas ay ang pastilla scheme o yung nabistong pagpapadula sa mga kawanin ng immigration para mabilis na makapasok sa bansa ang mga banyaga sa pamamagitan ng perang nakabilot na parabang pastillas. Dahil dito, tinigil na rin ang visa upon arrival policy. Kasabay ng oath-taking kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kahapon, tinanggap ni Tansingco ang marching orders na tiyaking mawala ang katiwalian at red tape sa ahensya bukod sa mahigpit na pagbabantay sa mga pumapasok sa bansa. Suspended pa rin ang visa upon arrival and nagpahabol pa si Secretary ng tawag that we should be more strict of flights coming from Cambodia and Vietnam. Sa mga coordination po natin sa mga local law enforcement agencies, nakikita po natin yung need na paghigpitan po yung mga nanggagaling po sa bansang ito because there are incidents reported of kidnapping, pang-extort po at kidnapping dun sa mga foreign nationals na nagpupunta po dito sa bansang ito. Kanina, nag-ikot si Tansingco sa immigration offices at counters ng Terminal 2 at 3 ng Ninoy Aquino International Airport para siguruhing maayos at mabusisi ang pagpuproseso ng mga pumapasok sa bansa. Bilang bagong immigration commissioner, dala ni Tansingco ang dekadang karanasan at kasanayan sa BI bilang chief of staff at technical assistant ng iba't ibang commissioner. Magkakilala tayo lahat eh. Kakasama na tayo dati eh. Alam niyo kung paano ako magtrabaho. So, I'm just asking for your support. Lahat ng ginagawa natin dito, primary consideration is the sovereign interest of the country. Hangad rin daw ni Tansingco na isulong ang modernisasyon sa Bureau of Immigration, pati ng pag-amyenda at pag-update ng Philippine Immigration Act na ipinasa noon pang 1940 para mas mapalakas ang kagawaran at malabanan pa ang korupsyon. Salima Refran, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.